Nakwento po sa akin na nakulong po yung asawa nyo. Tapos kayo yung parang naglalabada, bumubuhay sa mga anak nyo. Apat ko pong anak nasa Pinaog po. Ah, so hindi lang po ito? Hindi po. Yung dalawa po nasa Pinaod po. Nag-ano po kasi, parang katulong-katulong po sila doon. Wala pong sahog, pinapakain lang po. Okay. Kumusta po kayo dito? Hindi po. Minsan po kasi wala po kami minsan makain. Hindi po okay. Pwede po bang malaman bakit po nakulong si tatay? Lagi po kasi yung minsan nagsusugal, pinapabayaan po kami. Bihira lang po umuwi eh. Ano pong mas gusto nyo, nasa kulungan siya o nandito siya? Mas gusto ko na lang nasa kulungan po siya. Wala na pa na ano sa amin. Magbago po siya. Opo, kaya ako po natanong yun, kung mas gusto niyong nasa kulungan siya o kasama siya, ibig kong sabihin, hindi po kayo masaya na kasama po siya. Minsan po kayo, pag wala pong maano yun, no, kami po yung pinagbogong ko na. Okay, bakit po kaya? Bakit pag po? Pag wala pong pansugal. So, mainit po yung ulo pag wala po siyang pansugal. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay papunta po tayo kaya Nanay Bernadette para po ipaabot po yung pagmamahal po ng mga kababayan po natin, no? Na nagpapaabot po ng pagmamahal sa mga bata. At isusurprise po natin at meron din po tayong parang nasagap na balita po, no? At gusto ko lang po ding malaman kung may katotohanan po ang mga balibalita po na nalalaman ko po, na nasasagap po ni Kuya August. At umulan po kanina guys, kaya po nakatingin yung bata. Okay. Hello! Kumusta? 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 Good morning! Nasaan si nanay? Nag-atid po ng pagkain. Nasaan yung mga kapatid mo? Nandun sa kabila. Pwede ba akong papasok? Anong ginagawa mo? Ha? Naglalaba ka? Oh my God, pwedeng makita? Paano mo laban? Mabarin ko na lang sinelas ko, no? Naglalaba ka talaga? Saan mo linaban yung damit dito? Wala. Ba't kaya mo na pala maglaba? Saan? Ah, okay. Bakit ka naglaba? Wala ka susutin. Sinabi ba ni mama na maglaba ka? Sige, pasok ka muna dun. Ano oras kaya dating ni nanay? Dito lang ako, no? Marunong ka na magbasa? Hindi pa. Pwedeng pahiram ng module, isa lang. Ayan, patingin. Pwede pa try, pabasa nito? Sige, dito, patry lang. Anong basa mo dito? Hindi, alam. Tinuturuan ka ba ni nanay magbasa? Hindi. Gusto mo ba yung tinuturuan ka ni nanay? Okay. Sige, sasabihin ko kay nanay, bigyan ka ng oras na turuan ka, no? Alam mo na magbasa ng ABCD? Ayan po. Nawala na po yung ulan, guys. Pinatawag ko po yung mga kapatid niya. At nakakabahala lang po at kulang po yata sa gabay yung mga bata. Oh, kamusta? Dito na. Hello. Kararating lang po ng kapatid. Oh, saan kayo galing? Doon po kila Edna. Ah, kila Nanay Edna. Okay. Anong ginawa niya doon, ate? Naglaba po ng bomba. Naglaba at nagbomba. Si ate din naglaba daw siya ng damit niya. Ayun o. Kaso dalawang piraso na ate.
Dito muna ako sa labas. Hintayin ko lang si nanay, no? Okay, dyan lang kayo. Kasi yan, kumukulog na naman, no? Baka lumakas na naman yung ulan, no? Kung pwede nga, ano, medyo ayusin nyo yung kama. Baka pwede nating ayusin yung kama. Yung mga kalat. Tapos pagsama-samahin natin yung ano, okay lang yung mga module. Sige. Hello guys, kakarating lang po namin. Kakabalik po natin sa ating mga mission at nandun na daw po si Nanay Bernadette at babalikan na po natin. Hello Nay, kumusta po? Ayan, magandang hapon. Parang ang lungkot nyo. Saan po kayo galing? Naglinis po ng bahay. Naglinis ng bahay? Sa pinaon. Sabi po nagatid po ng pagkain. Kanina pong umaga. Ah, okay. Nagdiretso na po ako pumasok. Okay lang po pumasok, Nay. Po. May malaki po akong problema sa inyo, Nay. Okay. Yung pong mga anak nyo, nakausap ko kanina, yun nga po yung una, yung nakita ko dito, si ate, yung parang sumunod sa bunso. Yung naglaba po pala, ayun. Yung naglaba po nung dalawang damit na yon, gustong gusto niya po na turuan nyo daw po siyang magbasa. Tinuturuan ko naman po yung paminsan-minsan po. Nagmo-module nga po yung bunso ko po, hindi po. Yung naglaba po siguro niya. Gustong gusto niya daw po turuan niyo siya. Pero yung tatlo po, tinuturuan ko po yung pag nagmo-module. Yung po tatlo? Yung bunso ko lang po, hindi ko natuturuan. Okay, sige po, okay na yon. Pero nanay, hanggat maaari kung may extra time, alam ko ang hirap ng buhay ngayon. Pero gawin po natin, ayusin po natin yung paggamit ng oras po, no? Okay lang po bang kumustahin ko po yung pagpapaabot ko po ng pagmamahal ko noon sa inyo? Mm-hmm. Ano po nangyari? Hindi lang po ako nagtinda po, binambili ko na lang na po ng mga pagkain namin. Bakit po? Sabi nyo magsisimula po kayo. Na wala po akong sasakyan pag nagpunta ng bayan, malulugi lang po ako. Binili na lang po namin ng pagkain. Opo. Ano po bang sasakyan ang kailangan nyo? Yung pag nagbili po ng gulay sa bayan, kahit bike po. Pero kung magkakaroon po kayo ng bisikleta? Na yung ano po, yung may sidecar pong ano yan, makapagtitinda po ako. Pag ano po kasi di kaya po eh. Ako yung logi pa sa babayad pa po sa tricycle. Opo, pero tinry niyo po? Opo, dalawang beses lang po, kulang, di po pili. Maliban po ba sa pagbebenta ng mga gulay, ano pa ho bang ibang pwede? Siguro ko po fishball ganyan, kaya lang ano po eh, wala akong super ka lang ganyan. Wala po akong lutuan, kahoy lang. Saan po nyo ibebenta yung fishball? Dito po sa harap. Ah, dyan sa harap. Pwede po yung fishball nandito? Opo. May nagtitinda nga po dyan, kaya lang tininto na po eh. Bakit po ininto? Baka po talaga mahina. Wala na siguro pong puhunan, kaya natigil. Puhunan po. Bukas po may pasok po kayo? Wala po. Dito po ako sa bahay. Dito eh, no? Pwede yung fishball nandito eh, no? Maganda eh, no? Tapos, yung mga ano ni... Saan po yung nagpi-fishball dito? Diyan po sa may blue pot na yun. Ah, yung may ando doon. Okay. Opo. Pero dito, maganda nga po yung fishball nandito, no? Pero sa tingin nyo po, baka naman po nahinto yun dahil mahina po yung ano dyan. Pag-isipan po muna siguro eh, no? Okay. Ano po? Decidido na po kayo doon? Okay. O yung ano pa rin po? Gulay. Wala po kasi akong bike. Kung mayroon po sana akong bike na may ano yan. Opo, sige ganito po. Nasa magkano po yung bike? Kuya Darius, nasa magkano yung bike na may sidecar? Nasa 5. Okay. Opo, sige ganito po. Para mapadali na lang po, bilhin ko na ho muna yung bike. Opo. Okay? Okay po ba yun? Kami na lang bibili, baka po mahirapan po kayo dun sa bike. Opo. Okay po. Gano po kalaking bike ang gusto nyo? Kahit maliit lang po. Alam ko yung motor, hindi nyo kaya mag-drive ng motor. Pero yung bike na muna po. Hanggat maaari po yung mga anak po natin, no? Bantayan po natin.
At kung ano man po yung bumabagabag po sa puso nyo na problema, ano man po yung gumugulo dyan, o napanginaan po kayo ng loob, isipin nyo lang po nandyan po yung ating Diyos, no? Mahal na mahal tayo. Siya po ang kalakasan po natin, no? Wag po kayo mapanginaan ng loob, no? Okay? Ingat nanay, at babalik na lang po kami para po dun sa mga kahilingan po nyo. Nabili ko na po yung sabi ko kay nanay Bernadette na ibibigay ko po na regalo, na para mas mapadali daw po yung kanila pong hanap buhay, kailangan po niya ng bisikleta po na may sidecar. So, nagustuhan mo ba? Ay? Oh, okay na. Hindi na mahirapan sa pag-ano, eh, no? Ayun ang bisikleta. Tignan nyo nga. Sige, try nyo. Kumain, pag-try ko yun ni nanay. Okay, try mo na eh. Anong pakiramdam, ate? Mahal ako. Sige, tanggalin niyo yung nakabalot. Tulungan niyo si nanay. Hindi ka mag-ano ng buhok. Naka-ano yung buhok mo. Ang ano ng ang lalago ng buhok. Yun, malapit na. Ayun, ganun lang kay nanay. Oh. Ganun lang kay nanay. Oh. So, okay na. Natanggalan na po ng balat yung pong bisikleta. So, paano po yung plano niyan, ate? Yung pang-ikot po, meron na ho ba? Okay. So, naubos din po yan, no? Okay. So, sige po. Basta ako, nanay, ganito po, no? Higit sa lahat, number one sa lahat, yung pag-aalaga sa mga bata, no? Yung pag-aaral hanggat maaari, nababantayan po yung kanila pong mga module, no? Maano natin yung kada oras po nung pagtitinda, yung free time, yung libreng oras po, nababantayan po yung kanila pong pag-aaral po, no? Kuya Gus, panda karagdagan sa pangpuhunan ni nanay. Yung pag-aaral ha, ate. Yung pag-aaral, okay? Anong masasabi po? Maraming salamat po sa binigay niyo po sa akin. Malaking tulong po to sa akin. Na binigyan niyo po ako nilang anong pampuhunan. Laban lang po tayo sa buhay, no? Kay Tita Estela Datu, sa ating pong Tech Room with Pony Ade Fan Trade sa Hong Kong Chapter, 4,000. Yung pong 2,335.28 galing po kay Tita Love. Yung pong 2,000 galing po kay Tita Normita Sabado. Yung pong 5,000 galing po kay Tita Blazer. Masalamat po. Thank you po sa mga sponsor pong tumulong sa akin. Maraming salamat po. Ano po, lakasan lang po natin ang ating loob, no? Nandyan po ang ating Diyos. Buhay na buhay, nakabantay po sa atin, no? At siya po ang nagpo-provide, nagbibigay lahat po ng pangangailangan natin. Pero kailangan lang din po nating gawin po yung makakaya po natin gawin para po sa ikakaganda po ng buhay po natin, no? Opo, at lalong-lalo na po yung mga kinabukasan po ng anak nyo. At huwag ko kayo mag-alala, araw-araw kasama po kayo sa aking dalangin. At lalong-lalo na po dun sa asawa po nyo na nakakulong. At
Matanong ko lang, ate, nagpe-pray ba kayo umaga tsaka gabi? Hindi. Kailangan natin mag-pray, no? Kailangan natin kausapin si God, no? Pagpasalamat. Tapos, singi tayo ng mga lakas ng loob, no? Okay? Okay. Ito po yung resibo sa binili ko po na regalo ko po sa inyong bike. Okay? So, paano? Maraming salamat, nanay. Maraming salamat. Hindi po ako na, ano, medyo nalulungkot lang po ako sa mga bata, no? Pero love na love si nanay, di ba? Love na love si nanay, di ba? Si ate. Si ate. Okay. O, si kiss-kiss niyo na si nanay. Pwede ko makita ulit. O, si ate. Okay. Okay. Nababahala lang po ako, nalulungkot. At ayan, sa ating Katekang Family Sponsor, sa lahat po na nagmamahal at nagtitiwala po sa channel po natin, na ibabalik ko po sa mga kababayan po natin. Maraming salamat po, no? At muli guys, pagpalain po tayo ng ating Diyos. Ingat po kayo lagi. Mahal po namin kayo.